deklaro na may reklamo sa may reklamo siya. Yung ano raw alleged sa MMDA saka yung kasama. Ang reklamo niya robbery extortion. Pero ang nagrereklamong pulis tila pinagdiskitahan pa ng dalawa. Hindi pa maawat sa pagpapaliwanag sa presinto. Ayon mismo kay PO3 Christine Deklaro, hinarang sila ng dalawa para sitahin dahil wala raw siyang helmet at hinihingan pa ng 600 piso. Ano ho bang violation namin? Tapos sabi kong ganun, pulis ho ba kayo? Tapos sabi niya, eh bakit ikaw pulis ka ba? Hindi sabi ko, oh sir, ano bang violation namin? Asa na ID mo? Pinakita ko ID ko. Pagkatapos kong ibigay yung ID kong ganyan, ano yung nandiyan sa tagilira mo? Baril? Ginagano niya yung baril ko. Sabi ko, teka, bakit may inaan yung baril ko? Sabi nga, akin na 600 mo, walang pulis-pulis sa akin. Isa pang pinagtataka ng mga otoridad ay kung bakit napadpad si Balye sa lugar gayong sa Marikina at Pasig ang talagang duty nito. Nang tanungin ng mga sospek kung sila'y lasing, tila hilo rin ang kanilang naging sagot sa amin. I am, kahit kunti lang yung nainom ko, pauwi na kami. I am not drunk. I am supposedly going to my home. Pero ang dalawang hindi maawat, parang basang sisiw naman ang kunin ng mga pulis at dalhin sa rehas. Sasampahan ng kasong robbery extortion at direct assault ang dalawang suspect. Romy Lopez, Sapul, sa News 5. Tama lang yun, ha? Ay, lasing na lasing yung dalawang yun. I am. Tama, nag-helmet pa si Kumag. Papasok na lang sa kulungan, nag-helmet pa. Ay, talaga, pwede ba naman lukuloko? Magbago na kayo. Sus, pariyosep naman talaga. Isang tindera naman ang pinaghinalang asset ng mga pulis, ang pinatay ng mga hindi pa nakikilalang suspect sa Novaliches, Quezon City. My report si Joel Gorospe. Patay na ng madatna ng mga anak ang isang 47-anyos na ina matapos barilin sa bumbunan sa tapat ng Shrine of Our Lady of Mercy sa Novaliches, Quezon City alas 4:50 ng hapon kahapon. Nakilala ang biktima sa pangalang Lucila Alejo, biuda, may 6 na anak, nakatira sa Jeronimo Street, Santa Monica, Novaliches, isang mais vendor at nagpapaloteng. Sa salaysay ng mga anak, madami daw ang nagagalit sa biktima dahil pinaghihinalaan siyang asset ng mga pulis. Noong nakaraang buwan nga lang ay muntik na ring masaksak si Lucila dahil sa pagiging asset daw nito. Kahit naman may nakakita dyan, di na magsasalita yung mga yan eh, mga takot dyan eh, mga bulag eh, bulag-bulagan eh. Mahirap magsalita. Madami pa mga kapatid ko. Ayon sa investigasyon ng PNP Novaliches, kalibre 45 baril ang ginamit na pamamaslang. Masusing investigasyon din daw ang kanilang gagawin para agad na malaman ang anggulo ng pagpatay sa biktima. Aminado naman ang mga pulis na malapit ang biktima sa kanila dahil sa madalas na pagdalaw nito sa presinto at pagbibenta ng mais. Sa ngayon, hindi raw alam ng 6 na anak ni Lucila pati na ang bunso nitong 8 taong gulang kung ano ang kanilang magiging kinabukasan sa pagkawala ng kanilang ina. Joel Gorospe, Sapul, sa News 5. Quezon City pa rin nauwi sa wala ang paghabol ng mga pulis sa 8 kalalakihan na nang hold up umano na isang jeep na biyaheng tandang Sora. Sapul ang balitang yan ni June Loyola. Sinuyod ng mga tauhan ng Police Station 6 ng Quezon City ang isang lugar malapit sa footbridge na may Tandasota sa Quezon City matapos magsumbong ang mga naging biktima ng pang-hold up sa isang pampasaherong jeep. Ayon sa mga biktimang sila Georgie Loniego at Celica Canadas, sumabay sa kanila ang 8 kalalakihan habang papasakay ng jeep. Pagkaupong-pagkaupo pa lamang nila, nagdeklara na umano ng hold up ang mga ito. Agad tinangay ang kanilang mga cellphone at ibang gamit, pati na ang 1,500 na sweldo ni Canadas. Sinabi pa ng mga biktima na nakasando lamang at lasing pa ang mga sospek. Ito lang kunin sana yung ID ko kasi kailangan sa trabaho, hindi binigay po. Pukan na ako, laki ng kutsil yung inano sa akin eh. Tapos kinakikiusap ako, balik lang yung kahit yung SIM ko, hindi na sila nakinig. Pero dahil sa madilim at makitid ang mga daang pinasukan ng mga pulis, nahirapan silang matuntun ang taguan ng mga sospek na hinihinalang may mga lihim na lagusan sa lugar kaya sila nakatakas. June Loyola, Sapul, sa News 5. Sa ibang police reports naman, tiklo ang isang snatcher matapos hablutin ang bag ng isang beautician sa may Commonwealth Avenue sa Fairview. Naharap ngayon sa kasong robbery si Jefferson Mira Romanoy ang ipagsampuatan sa isang taxi driver para tangayin ang bag ng kanyang biktima.
O nagtangka pang tumakas si Mira pero hinabol siya at nahuli ng taong bayad. Pinusasan ng isang pulis matapos sumanong bastusin ang ilang opisyal ng barangay sa Tondo, Maynila. Itinanggi naman ni PO1 Aris Gonzales ng PNP Bikutan ang bintang sa kanya. Iti-turn over niya raw sana ang nahuling snatcher sa kanilang barangay pero siya pa ang pinaginitan. Nakapuslit tuloy ang snatcher. Sa Tondo pa rin, timbog ang tatlong iniinalang miyembo ng Sputnik Gang matapos pang hold up na isang pampasaherong jeep sa Mayabad, Santos. Kinilala ang mga suspect na sina Joseph Makasinag, Conrad Almario at Renato De Jesus. Bukod sa mga pasahero, di rin pinalampas ng mga suspect ang driver ng limasin nila ang lahat ng kita nito. Mga sapulero at sapulera, balikan na muna natin si Makata. Pasok, Makata! Siyempre naman, wala akong sasakyan dito sa aking likuran sapagkat live na live po si Makata, true live fact, dito po sa Mega Q-Mart at si, talaga naman po, nagkakabulol-bulol na ho ang mga tao nang makita po ako sapagkat dito ro po akala nila ay mamimili ako. Akala lang ninyo. At siyempre po, nandito po tayo sa napakagandang tindahan ng manok ni Aling Lin. Maganda pong umaga. Yes, good morning po. Nanonood po ang inyong mga anak, batiin nyo po. Ayan po, at napaka, at ate, maganda pong araw, magandang umaga po ng inyong pamimili. Bakit po manok ang inyong nagustuhang bilhin at hindi po ano, isda o baboy? Ano po ba ang inyong plano sa umaga? Maglaro po ako ng tinola. Tinola po, wala naman po tinolang tilapia. Ayan, oh. Okay po, maraming salamat po. Siyempre po, ay dahil nga po ang News 5 Live Pack ay live na live talaga, atin pong pasyala ng mga presyo. Ang buo po per kilo ay nagkakahalaga ng 125. Kung gusto niyo po ito ay bilhin na ninyo. Ang drumstick po naman, kung inyo pong makikita, napakasarap talaga. 135 po ang presyo, ang kilo. Gayon din po, ang thigh, legs and thigh, ganun din po. 135. At syempre po, ang pakpak, hindi na nga lang lumilipad, 135 pa rin. Ang atay at balumbalunan, kahit pagsamasamahin nyo naman, 135 pa rin ang kapresyohan, hindi po kayo malilito. At syempre po, ang kay Lord Bear, ang paborito, ang parte po ng breast, na talaga naman po, na napakasarap sa napunta. Ayun, eto po ang breast, at talaga naman po, napakasarap at napakalasa, lalong-lalo na po kung kakainin, ngayon pong umaga. At syempre po, ito pa rin po ang makatatawanan dito po sa Mega Q-Mart. Puntahan nyo na po ang akong abutan, sapagkat ito pa rin po ang makatang lagi nagpapaalala tuwing umaga, na kung kayo ay may problema, huwag po kayong mag-alala, mayroon din ako, gusto nyo sa inyo na. Ito pa rin po ang makatang cool na cool dito po sa Sapol Juice 5 Live Pack, live na live, alive na live sa TV 5. Lolo ko lang. Kailangan mo magpapahinga lang. Makasin muna. 6:17 a.m. mga dapat abangan sa Sapol. Pangulong Aquino, nagsisimula na nga bang maging mailap sa media? At pila na mga kumukuha ng nursing board exam, mas kaunti kumpara nung nakaraang taon. Kumuanti raw ang bilang ng mga nursing student na kumuha ng licensure exam ngayong taon. Indikasyon nga ba ito na wala na sa uso ang dating in-demand na kurso? Ang detalye, balitang yan sa Pulli June Loyola. Sa tala ng Professional Regulation Commission, mahigit 72,000 nursing graduates ang kumuha ng board exam ngayon. Bahagyang bumaba ito kumpara sa mahigit 74,000 estudyante na sumailalim din sa board exam noong November 2009. Paliwanag naman ng PRC, hindi naman bumaba ang bilang ng mga kumukuha ng kursong nursing. Sadya lang daw maraming estudyante ang mas gusto na sa Disyembre na lang kumuha ng exam. Kailangan pa raw kasi ng mga ito ng panahon para makumpleto ang mga requirements na kailangan bago payagang kumuha ng exam. Bukod sa bumababang bilang ng mga examinees, nakakapagtaka din daw ang bumababang bilang ng mga pumapasa sa board. Sa datos ng resulta ng nagdaang nursing board exam, taon-taon bumababa ang bilang ng mga estudyanteng nakakapasa sa pagsusulit. Pero ang ibang estudyante, tila hindi naman nababahala sa pagtaas ng bilang ng mga nursing graduates na wala sa linya ng trabaho. Maski maging volunteer lang, okay na daw sa kanila kahit maliit ang sweldo. Wala akong mag-volunteer kasi sobra-sobra ng nurse dito sa Pilipinas. Kailangan na experience bago ka makakuha ng trabaho sa ibang bansa. Hindi na.